Hello guys, welcome back dito sa ating YouTube channel. So, meron na naman tayong panibagong update sa inyo. Okay, meron na naman akong isi-share sa inyo para mapalakas yung inyong mga internet signal. Lalo na po sa mga talagang hirap yung signal sa kanila. Pero depende pa rin po kasi may mga area na liblib. So, pwede po kayong humanap ng area. Halimbawa, pwede po kayong pumunta sa palengke, sa bayan. Basta makakahanap po kayo ng malakas na signal. Then, itry nyo po itong video tutorial natin. Okay, so ulitin ko po. Itong ating tutorial ay para lang po sa mga mahihina po yung signal. Lalo na sa mga mahilig maglaro ng mga online games like Mobile Legends, okay, COC. Patry na lang din po sa mga mabibigat na laro katulad ng Genshin Impact ba yun? Yan, patry po pati yung mga COD. Yan. At kung ano-ano pa yung mga online games na nilalaro nyo, patry po kung gumagana po itong APN sa mga area nyo. Okay? So, kung ikaw naman ay nagpi-Facebook or nag-YouTube lang or kung ano man yung social media na binubuksan mo, patry na lang din po. Pero ito ay para din sa mga nag-online games. So, good for all networks na rin po. Patry na lang din po sa Globin TM kung malakas din po siya. Okay? So, ngayon, simulan natin mga boss. Paki-open na lang po ng mga settings nyo. Hindi ko alam kung anong unit ng mga phone nyo, pero sundan nyo na lang po itong video tutorial natin. So, pagpunta nyo po sa settings, SIM card and networks. Okay, SIM to tayo. Naka-only data po pala ako. Okay, sinalpa ko yun sa isang cellphone at dun ako naki-hotspot. Okay, para mas malakas at mas maganda yung deliver ng ating internet. Okay, so punta po tayo sa access point names or APN. Ito po yung panibagong APN na isi-share ko po sa inyo. So, click mag-create lang po tayo ng panibago. Click natin yung new APN. So, yung name niya po, ito po yung kanyang name. Palagay na lang po. Speedboat. O, speedbot. Speedbot. Speedbot space beyond 5G plus. Yan. Okay? Speedbot beyond 5G plus. So, click lang natin yung okay. Yung kanyang APN naman po ay geo.5gapn. Yan po yung kanyang APN. Yan po yung gagamitin natin ngayon. So, click lang natin yung okay. Then, punta naman po tayo sa username. Ito naman po yung kanyang username. SB at 5G beyond. Sorry. 5G beyond. Yan. SB at 5G beyond. So, click lang natin yung okay. Password. Wala pong password. At yung kanyang server naman po ay ito po, www.microsoft.com. Okay? www.microsoft.com or www.microsoft.com. Okay? Tapos, baba po tayo. Wala po yung MMSC, MMS Proxy, MMS Port. Yan, wala po tayong gagalawin dyan. Dito na po tayo sa authentication type. Okay, sa authentication type, ilagay nyo po dyan POP or CHOP. Okay, ito po POP or CHOP. Yan. Then, yung APN naman po nya, click natin yung APN. May mga phone po na i-click nyo na lang yung default. Okay, so hindi katulad dito sa phone ko, kailangan pa siyang i-type. So, i-type nyo lang po default. Okay? So, may mga phone talaga na auto-collect na lang. I-click na lang po yung default. So, sa akin po kasi kailangan pa i-type. So, lagay natin yan default. Then, okay. Tapos, yung kanyang APN protocol naman po, naka IPv4, IPv6. Yan, huwag nyo na pong galawin. Pero kung di pa nakaset, yan, IPv4, IPv6. So, ganun din po yung ating APN roaming protocol. IPv4, IPv6. Then, ito na po sa bearer. Okay, sa bearer naman po,
Hindi ko alam kung meron pang mga 2G dito, 2G, 3G. Okay, so karamihan naman LTE na 4G or 5G. So ang gagawin nyo po, para sa mga naka 4G naman, so LTE, click nyo po yung LTE, tanggalin nyo po yung sa unspecified, click nyo po yung LTE, tapos scroll down, click nyo po itong EVDO_A. Yan. So dalawa po ah, i-double check nyo po, EVDOA, tapos naka LTE. Okay? Yan po yung sa mga naka 4G or LTE. Okay? Ngayon, kung walang option po yung sa mga naka 2G or 3G, walang ganito po, i-unspecified nyo na lang po. Okay? Ulitin ko po ah. Para sa mga mabababang 2G, 3G, okay? Kung wala pong nakalagay na LTE, okay? Unspecified lang po yung available, yun na lang po yung i-click nyo dyan. Okay? So, kung ikaw naman ay naka LTE, ayan, click mo yung LTE, tapos scroll down yung EVDO. Bali dalawa yung gagamitin natin sa bearer. Then, click natin yung OK. Sisave po natin. Click more. Then, save. Dapat isisave nyo yan para hindi siya mawala. Okay, so yung gamit ko ngayon guys ay T-Mobile 5G Gaming. Okay, so ngayon ikiklik naman natin ito, si Speedbot Beyond 5G. Okay, yan yung gamit ko ngayon mga boss. Yan yung gamit natin ngayon. Okay, si Speedbot Beyond 5G. Yan yung gamit natin ngayon kasi ito yung gamit natin bago natin gawin si Speedbot Beyond 5G. Okay, so naka T-Mobile tayo. Ngayon, ito na yung gamit natin, si Speedbot Beyond 5G. Ngayon, bago nyo po siya gamitin, airplane mode muna po kayo. Okay, airplane mode nyo muna po siya. Siguro mga 2 to 5 seconds airplane mode nyo po. Okay, mga 2 to 3 seconds lang. Pagka na airplane mode nyo na, buksan nyo po ulit yung data nyo. Kapag na airplane mode nyo na po, mga 2 to 5 seconds, punta muna po kayo sa speed test, then itry nyo na po ngayon. Pero mas okay sana kung na-speed test nyo na yung dati sa ngayon para malaman nyo kung nakatulong ba siya na lumakas o hindi. Okay? So, then sa kanyo siya itatry. Okay? So, ito yung gamit ko ngayon mga boss. Nilipat na natin dun sa Speedbot 5G Beyond. Ayan. So, partida na yan mga boss, marami na kami nakakonect dyan. Okay, so 7 yata kami nakakonect. Minsan pumapalo siya ng 40. Okay, yung download niya pumapalo ng 40. So check nyo na rin din mga boss, okay, para malaman natin. Tapos yung kanyang upload yan pumapalo naman ng 31, 24, 31. Yeah. So depende yan sa lakas ng internet nyo. So partida na yan mga boss, may mga nakakonect na dun sa isang phone natin. Okay, kasi siya yun yung ginawa naming pang wifi. Okay, so sulit na sulit yan kasi naka-unli data kami mga boss. Okay, naka-unli data ako, kaya sulit na sulit yung promo na meron tayo ngayon. So yun nga po, talagang may possible na mawawalan yung iba ng unli data. Katulad sa akin, dalawang SIM ko yung nawala, pero buti na lang yung isang reserva kong binili nun, pag-check ko ay meron siyang unli data. Isa siya sa mga naambunan ng unli data. So hindi natin alam kay Lolo Smart 'yan, okay? Nakabase pa rin 'yan. Okay? So kapag ka nawala, hindi natin alam, may possible talaga na mawala 'yan kahit na paloadan mo 'yan o hindi. Basta pag binawi ni Lolo Smart yung unli data, wala tayong magagawa doon. Pwede niyang kunin 'yon at ibigay naman sa ibang number. So random yung pagbibigay niya ng unli data. Okay? So, yun lang mga boss. Maraming salamat. Feedback po kayo kung working po sa inyo itong video tutorial natin. Marami pa po tayong i-update sa inyo. Okay? Para makatulong din po sa inyo. Okay? So, huwag nyo pong kakalimutan na i-share. I-like din po itong video natin sa iba para alam din po nila. Okay? So, maraming salamat mga boss sa patuloy na pagsuporta. Okay? So, I hope na meron po kayo natutunan dito sa video tutorial natin. Mag-feedback lang po kayo or pwede kayo mag-comment. Pwede rin po kayo mag-suggest kung ano po yung mga pwede nating gawan ng video tutorial na related dito po sa mga video tutorial natin. Okay? So, yun lang mga boss. Maraming salamat.
Thank you, God bless. See you on my next video.